Daddy Frankie, gumawa na ng aksyon laban sa mga manloloko. Sino nga ba ang kanyang ipapakulong at kamusta na si Tatay James mula nang matulungan siya ng charity vlogger? Ating alamin at panuurin. Kahapon nga ay nagpunta si Daddy Frankie sa Philippine National Police upang mag-report sa Anti-Cybercrime Group. Humingi na siya ng tulong sa kinauukulan dahil hindi na niya matiis ang mga pinaggagawa ng mga manloloko at scammer na gumagamit sa kanyang pangalan upang makapambiktima. Ayon sa kanyang pinost sa Facebook page, "Hindi ko na kaya ang ginagawang panggagamit ng aking pangalan at mga larawan sa panloloko sa ating mga kababayan. Comment down below ang mga ginagamit nilang mga number sa pagtawag at panloloko gamit ang aking pangalan, para sa mas matibay pang mga ebidensya na ating gagamitin sa paghuli sa mga walang pusong manloloko na yan." Ang mga gumagamit sa pangalan ni Daddy Frankie ay gumagawa ng mga fake account at fake Facebook page upang makapanloko ng kapwa. Kapag nakakuha sila ng contact number ay tatawagan nila ito at magpapanggap bilang si Daddy Frankie or kakilala. Kunwari ay magbibigay ito ng pera ngunit hihingian ka muna ng malaking halaga, ang iba naman ay kukunin ang personal na impormasyon ng isang tao pero hacker pala ang mga ito at mamba-blackmail sila. Nangangako rin sila na magbibigay ng pangnegosyo at magsesend raw ng pera sa GCash. Ngunit hindi pala totoo kaya huwag magpapaloko at dapat maging aware ang lahat. Samantala, muli na namang napasaya ni Daddy Frankie ang isa sa mga natulungan niyang Amerikano na nanghihingi na lang sa lansangan matapos maloko ng isang Pinay. Ipinasyal nila si Tatay James sa Wawa Dam, Montalban, Rizal at sumakay sila ng bangka. Kitang-kita sa mga mata ni Tatay James ang labis na kasiyahan at nagpicture pa siya.